Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. For this video po ay gusto ko lang share sa inyo or mag-update po sa presyo ng cryptocurrencies and kung paano na may mga nalugi. Syempre dahil nga sa pagbagsak po ng presyo ng cryptocurrencies, lalong-lalo na po no, yung mga nag-future trading. So yun po talaga yung mga nasunugan, kasi dito sa future trading alam naman natin guys na kapag long kayo ayan dito sa pagte-trade po sa future trading, pag long kayo ayan pag tumaas ang presyo pwedeng kumita, pero pag naka-long kayo tapos biglang bumagsak nga katulad na nangyari dito sa presyo ng cryptocurrencies, biglang bumagsak tapos naka-long kayo ay pwede nga tayong masunugan dito, which is yun po ang nangyari sa karamihan last day since bumagsak po yung presyo ng cryptocurrencies and ang dami talaga nasunugan. Pero syempre kung may mga nalulugi dahil sa future trading, actually marami talaga if you will check sa Facebook no, yung mga nagpost and nasa 100,000 plus na traders ang nasunugan dahil nga sa biglaan na pagbagsak nitong presyo ng cryptocurrencies. And we all know naman no, kung ano po yung nangyari. It's because of kaso ni Binance, ni Coinbase, and may mga cryptocurrencies din like itong si tawag dito si Solana, ayan, like Solana, ADA, mga tineklara as securities ng Security Exchange Commission. Ibig sabihin ng securities is like investment form siya. So, kailangan dapat may lisensya siya or may permit siya mag-operate. So, because of that, ayan, tingnan mo naman. Biglang tulo pababa. And ang dami talaga ng sunugan. Pero, tulad ng sabi ko, kung may mga nalugi nga, meron din namang mga kumita. Okay? Kasi dito, sa future trading, meron tinatawag na short. No? Sa short trading, ito naman yung nagpipredict ka na pwedeng bumagsak yung presyo. So, sa mga nakapag-short, ayan, sila yung mga kumita. Kasi kung nakapag-short ka, tapos katulad ni ADA, na let's say, check natin si ADA. Ayan, si ADA, kung dito nakapag-short ka kay ADA, ayan, let's say, dito ka nag, ayan, sa presyo ng 0.38 or 0.37 na lang or 0.35. Kung dito ka nakapag-short, no, nag-future trading ka tapos nag-short ka, ayan, grabe, isa, bigla ang tulo siya pababa eh. So yung mga nakapag-short dito ay sila yung mga kumita naman, no, kasi this is future trading, no, may mga kumikita pag tumataas ang presyo, may mga nasusunugan, meron din namang mga kumikita kahit bumagsak ang presyo, lalong-lalo na nga kung naka-short. So importante kasi na yun lang, no, ang syempre may mga tawag dito, may mga risk yan. Kasi ang future trading po ay risky po yan. Okay? So, hindi po yan yung parang tawag dito, easy money. No? Easy money. So, easy money, pero easy tawag dito, lugi din sa future trading. Yan yung po yung mga risk yan. Kaya, importante po na kung let's say gusto nyo nga mag-try, mag-future trading, kailangan pag-aralan nyo muna. You have to spend time sa pag-aaral, no? May mga videos naman sa YouTube, sa Facebook, check nyo po, pag-aralan nyo paano mag-entry, kailan dapat mag-entry, kailan dapat mag-long, kailan dapat mag-short, saan mag-tawag dito, paano magbasa ng price chart, tapos ano yung mga leverage na gagamitin, no? Kasi may mga, ayan, tinatawag yan na leverage, ayan, so katulad yan, 10 times, may 125 times, kung gusto mo mas less yung risk, dapat 10 times pababa lang, pag mataas ang risk, ayan, 50 times pataas. So ito, pag-aaralan nyo to, mga leverage, mga margin, no, kasi hindi basta-bastang mag-e-entry ka sa future trading, pag-aaralan mo talaga. Yun lang ang isa sa mga advantage niya, kasi nga ganun. So, tumaas, bumaba yung presyo ng cryptocurrencies, pwede kang kumita sa future trading, lalong-lalo na kung napag-aralan mo nga. Or ayun nga, may mga nagbibigay naman ng signal, pero hindi lahat ng nagbibigay ng signal lagi naman tama. No? Very risky talaga siya. Pero kung pag-aaralan, talagang pwede naman talagang kumita. Okay, so that is future trading. Now, sa mga nag-spot trading naman,
walang problema sa mga nag-spot trading, no? Kasi kahit bumagsak po yung presyo, for example, ayan, si Shiba Inu, kahit bumagsak po yan, magtuloy-tuloy siya pababa. Ang maganda dito ay, ayun nga, nasa kuha na siya, pinaka-deep yung presyo ni Shiba Inu coin ngayon. So kahit bumagsak siya, kung naka-spot trading po kayo, medyo tawag dito, unlike sa future trading dito sa kabila, dito sunog, as in pwedeng mawala ang pera mo. Dito sa spot trading, pwede ka lang maipit. Mabababa yung value ng pera mo, let's say nakabili ka kay Shiba Inu coin, pero as long as hindi mo yung binibenta, hindi ka palugi. Alright, all you need to do is mag-wait. Though it takes times, no? It takes time talaga sa spot trading, pero kung makabawi, umangat naman yan uli, makabawi, pwede kang kumita. Okay, pwede kang makabawi at kumita. And may DCA naman na tinatawag sa spot trading, dollar cost averaging. So, pag bumagsak, dapat hindi magpanik, no? Kasi iba, pag bumagsak, nagbebenta. So, that is lugi. Pag bumagsak, dapat add uli. Okay, so yan, diyan po yung dollar cost averaging. So, pag bumagsak, bili uli para maka-accumulate na mas marami. Para sa ganun, pag pumasok tayo sa bull market, kasi still may bull market pa rin yan. Kahit ay nga parang wala ng pag-asa ang crypto, pero that is crypto manipulation nga. So since naghihintay tayo sa bull market, maganda mag-accumulate ng marami, kasi pag tumaas yan, paldo naman yan, no? Pwede makabawi at tumubo naman. Pero sa spot trading, though pareho naman yan, spot trading, future trading, kailangan po dyan na do your own research, no? Pag-aaralan nyo and invest only what you can afford to lose, no? Kasi crypto is crypto. Pwede kang kumita, pwede rin talaga malugi. Alright, and ayun nga, huwag katamaran, mag-update lagi sa mga nangyayari sa cryptocurrencies. Alright, so right now, if we will update you, or I will update you sa presyo ng cryptocurrencies ngayon, sa totoo lang is sana, no? Sana tapos na yung tawag dito, yung masalimuot na pangyayari nga na bigla ang pagbagsak ng crypto. Sana maka-recover na siya, no? Kasi nasa tawag dito, kumbaga ang presyo ni Bitcoin kasi ngayon is nakadepende, no? Pag bumagsak to ng 24,000, pwedeng bumaba yan up to 20,000 to 18,000. Pero pag bumalik naman to sa 26,500 pataas, ay pwede naman tong bumalik, I mean, pwede naman tong tumuloy-tuloy pataas. And pag tumaas si Bitcoin, guys, kahit maraming kung ano-anong nangyayari sa cryptocurrencies, ay pwede niya mahila lahat pag tumaas si Bitcoin. Pag bumagsak si Bitcoin, hila din niya lahat yan. So, dapat talaga naka-update lang lagi tayo dito sa presyo ni Bitcoin. Alright? So, anyway, market manipulation ang nangyayari ngayon. Hindi ibig sabihin bagsak is wala na ang crypto, no? So, basta ay update lang and best only what you can afford to lose lang. Alright, so ito, no, si Bityard or BYDFI Finance, actually okay naman po siya gamitin. Sa mga wala pa nito, guys, no, you can check yung link sa description section. Tapos pwede nyo itong i-download sa Google Play Store, type nyo lang BYDFI, itong si BYDFI Finance. And sa pag-deposit, no, you can use USDT TRC20, ayan, $15 po ang minimum, or you can use TRX. Ayan, TRX minimum deposit is nakalagay diyan, tawag dito 100 TRX, nasa $7 to $8 lang 'yan. Alright, and you can use also XRP, no? Madalas ginagamit XRP kasi mas mura at mas mabilis. Ayan, 60 XRP naman minimum sa pag-deposit. Sa pag-withdraw, wala namang problema dito sa pag-withdraw. Alright, so ito lang gusto ko i-share, guys, no? Future trading, no? Pwede rin naman kayo mag-future trading kung gusto nyo rito. Tapos meron din namang light tradings, no? Pwede po mag-trade po dito kay BYDFI Exchange. Alright, so ito lang gusto ko i-share ngayon. Update lang po, no, sa mga nangyari and sa, ay nga, mga kumikita at mga nalulugi sa cryptocurrencies. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.